Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo na ika-29 na linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narin sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakuskusting ng mga chapels, groups at communities. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At isama rin natin ang ating intensyon para sa araw ngayon at ang intensyon para sa kapayapaan sa mga mundo, lalo tigit na sa Ukraine, at ang ating matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na kailangan tayong maghanda sa kanyang pagdating. Itong paghanda ay sinasabi rin ni San Pablo sa Insulat sa Garuma na isang pananalig para sa Panginoon na siyang maghatid sa atin ng kawalang sala at kaligtasan. Tayo ay may mga kahinaan at karupukan. Kaya kailangan natin ang lakas loob mula sa Panginoon na magpatawad. Kaya dumulog po tayo sa mga Pinong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kayo mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesu Kristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesu Kristo, higit ang nakamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao,
ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin. Hindi mo ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko, upang ikaw ay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang puon ay dakila ng nangaghahangad maligtas na husa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi, o madaling araw siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-29 na linggo sa kanilang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon ay atin ding alalahanin si San Antonio Maria Claret na pundador ng mga Claretians. Ang atin pong tema ay ang pagiging handa. Paano bang isang tao ay maging handa? Iba't iba po ang antas ng paghahanda, iba't iba din ang paraan, iba't iba din ang mga pananaw tungkol sa paghanda. Kung tungkol sa lahat ng mga kaguluhan na narito sa mundo, kung ating mabasa mga balita, siguro nababahala kayo na ano na kaya mangyari. Paano tayo makapaghanda para nito? Ulili kaya dahil sa pagtaasa ng lahat ng mga bilihin at mga serbisyo na kung saan halos hindi na kaya, hindi naman tumaas ang mga sahod at ang ekonomiya sa buong mundo halos bumagsak na dahil sa iba't ibang kadahilanan. Paano kaya tayo maging handa? At mayroong bumulusok na isang asteroid papunta sa ating mundo. Paano kaya yan mapaghandaan? Pero ito ay mga material lang na mga nakabahala. Ang mas nakakatakot na dapat nating paghandaan ay kung anong mangyari sa atin pagkatapos ng buhay dito sa mundo. Tama, pagkatapos ng kamatayan. Kung ano man mangyayari dito sa ating panahon ngayon, kung ano man mangyayari sa buhay, dito sa mundong ibabaw, dito lang yan. Pero paano ang ating kaligtasan, ang ating kaluluwa, pagkatapos ng tayo mabuhay dito sa mundo? Yun ang dapat nating titingnan at dapat malaliman ang ating mapanuri na pagtingin sa ganitong mahalaga na bahagi ng buhay ng tao. Sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, verso 35 hanggang 38, sinasabi niya na dapat lagi kayong maging handa. At sa kanyang pagsabi na lagi tayong handa, sa versikulo 35, ay siyang paghanda na kung saan matulad sa paghanda ng mga taong hinirang ng Diyos, ng mga Israelita, noong sila'y naalipin sa Ehipto at ating mabasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 12, verso 11, sumusunod, na sila'y naghahanda upang handa silang tumawid, dadaan sa disyerto patungo sa lupang pangako. Pero binigyan ng Panginoon ang lahat ng nakinig sa Kanya ng isang talinghaga tungkol sa isang lingkod o alagad na kailangang maging handa. Nakahanda ang ilawan, nakaready ang ibig sabihin mga lampara upang darating man ang Panginoon, maaring hating gabi o madaling araw, dumating siya, ang nakapaghanda ay magkaroon ng isang tunay na handog mula sa Panginoon. Dahil sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon, kakaiba ang mangyari sa mga nakapaghanda. Versiko 37, Kapitulo 12, Ebanghelyo ni San Lucas, sinasabi na mapalad ang mga alipin na abutang nagbantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Ang Panginoon, siya nang maglilingkod. Ang mga lingkod, ang mga alagad,
ay sila na ang bibigyan ng pagkakataon na paglingkuran ng kanilang Panginoon. Ito ay dahil ang ating pong talinghaga ay patungkol sa buhay sa kabila. Sa buhay sa kabila, naroon ang Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos ay handang tatanggap sa atin ang paglilingkod. Ibig sabihin na tayo ay tanggapin sapagkat ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At dahil sa aklat ng buhay, tayo tatanggapin sa isang buhay na walang hanggan o buhay na ganap at ikasyasya. Kaya itong sinasabi ng ating Panginoon ay una sa lahat ang pagtingin ng tunay na ginawa ng Diyos. Sa simula pa, ang Diyos ay nag-gumagawa na ng paraan kung paano tayo mailigtas sapagkat mula sa unang tao, si Adan, na sumuway sa kaluuban ng Diyos. Kaya nakapasok ang kasalanan at dahil naroon ang kasalanan, nakapasok din ang kamatayan ng tao. Ang kamatayan na tinuturing dito ay ang kamatayan na espiritual. Ibig sabihin, parusa sa kamatayang walang hanggan. Dahil mamatay naman talaga ang tao, pero pagkatapos ng kamatayan sa physical na tinatawag na kamatayan, ang kaluluwa, ang tao na espiritual ay tatanggap ng buhay walang hanggan, pero kapag ka gumawa ng pagsuway ang tao, hindi mapupunta sa buhay na walang hanggan bago sa kamatayan na walang hanggan na tinatawag no, ng ating tradisyon impierno. Mula po sa salitang Latin, impiernum. Ibig sabihin, mga apoy na nagliliyab at parang hindi ito na hindi ito tumitigil sapagkat nagpapatuloy, kaya impiernum. At dahil dito, sa pagpasok ng kamatayan, kinakailangan na ang Diyos mismo ay siyang gagawa ng paraan at gumawa na ng paraan na nagbigkas at ang kanyang salita ay nagkatawang tao at iyon ang ating pong Hesus Nazareno na dahil sa kanyang pag-alay buhay, kung si Adan ay siyang dahilan sa pagkapasok ng kamatayan na walang hanggan sa kaparusahan na hindi dahil na mayroong iba't ibang paraan na makaligtas nito, maski nga ang pagsunod sa kautusan ay hindi makapagligtas nito, ngunit ang biyaya o ang kaloob na bigay ng ating pong Hesus Nazareno na sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay, lahat tayo ay nakatanggap ng biyaya, hindi man tayo karapat-dapat sa biyaya, ngunit nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan at tayo ay maligtas at tayo ay magrang buhay na ganap at ikasesya dahil binayaran ng ating pong Hesus Nazareno ang ating mga kasalanan sa kanyang buhay, sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan sa cross at sa kanyang pagkabuhay muli, tayo ay nagkaroon muli ng panibagong buhay. Kaya kinakailangan lang na tayo ay magkaroon ng pagkilala sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay na sundin ang kanyang loob. Kaya nga, sa versikulo 8 ng Salmo 39, sinasabi, handa akong narito upang sundin ang loob mo. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito yung pagiging handa. Paano ba magiging handa sa espiritual na paghahanda? Una, ang pagkilala sa Diyos, pero huwag rin natin kaligtaan na maging mulat tayo, maging gising tayo, maging mapanuri tayo sa kalagayan ng ating kapaligiran. Sapagkat ang kalagayan sa ating kapaligiran ay may malaking impluensya din sa ating buhay espiritual. Kaya nga, ang ibang tao ay kuminsan nakalimutan na na magkaroon ng panahon sa Diyos dahil sa kalagayan na naghihirap sila, kailangan silang magtrabaho ng magtrabaho, kulang sila sa panahon para sa Panginoon.
Kaya ang unang paghahanda, sa espiritual na paghahanda, ay ang pagiging mulat sa mga pangyayari sa ating kapaligiran, pero huwag nating kaligtaan ang pagkilala sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, dapat rin maging maayos at masinop ang ating lahat ng pagkilos o pagtugon sa pangangailangan ng ating panahon, o kaya ang marunong magbasa ng palatandaan ng panahon upang marunong tayong tumugon ano ang dapat nating gawin bilang tunay na Kristiyano sa modernong panahon. Dahil sa ating modernong panahon, marami po tayong mga gadgets. Marami po tayong mga programa na kakaiba. Marami pong kinamulingan sa modernong panahon at nagkakanya-kanya tayo, kaya mayroong super individualismo at napaka material ang pag-isip ng tao, hindi na marunong tumingin sa mga bagay-bagay na higit pa sa makikita, o ang ibig sabihin, higit pa sa mga makikita nating mga apps ng cellphone, mga gadgets na kinamalingan ng napakarami, mga programa at mga laro ng mga computer sa modernong panahon na kung saan mas nagbigay pa ng malaking panahon, nagbigay pa ng malaking abala sa mga tao kaysa mga bagay-bagay na mahalaga at importante at espiritual. Tingnan lang natin halimbawa ang bawat tao, marami pong tao na may dalang sariling cellphone. At magkaroon sila ng krisis, mabalang-abala sila sa cellphone na mawala. Pero hindi nila tinitingnan ng kung ano ang mangyari sa buhay nila kung makalimutan nila ang Diyos at ang mga pamaraan upang lalo silang lumalalim sa buhay pananalig o panampalataya. Mas gusto pa ng mga tao sa konkreto na paraan ang TikTok kaysa pagbasa sa mga bersikulo ng Biblia, o dili kaya magnilay-nilay sa mga banal na mga aklat. Ito ay nakabahala. Kaya kinakailangan sa ating paghanda, yung pangalawang paghanda, na maging masinop tayo at maayos at tama ang ating pagkilos, dahil nabasa natin ng maayos at tunay na pagtingin, sa masuring pagtingin ang mga palatandaan ng modernong panahon. At pangatlo, ito ay mahalaga. Ilagay natin sa ating isipan at ang puso ng Diyos na hindi po tayo pabayaan ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos at kinakailangan na ating kilanlin at ating bigyang pagpahalaga ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin mismo sa ating buhay, upang tayo ay marunong din, una sa lahat, magmahal sa Diyos, at pangalawa, magmahal sa kapwa, kaya magmahal sa ating sarili. Nang sa gayon, atin pong makikilala ng Diyos ay pag-ibig, dahil ang kultura ng pag-ibig o ang sining ng pag-ibig ay siyang ating pinapairal, at hindi ang mga iba't ibang mga pangyayari na nakabahala sa modernong panahon. Mahalaga na dapat natin itong tingnan. Dahil kung ano ang hindi nakikita sa buhay natin, iyon pala ang mahalaga. At kung ang mga hindi nakikita sa buhay natin ay pinalitan natin ng ating makikita na kumulingan sa modernong panahon, maaring tayo ay napalulong na sa mga bagay-bagay na tayo ay mapalayo, at sa bandang huli, makalimutan natin ang Diyos at ang kanyang biyaya ng kaligtasan. Huwag naman sanang mangyari ito. Kaya ang pangatlo na paghahanda,
isapuso natin ang lahat, ang kaloob na biyaya ng Diyos na tayo'y Kanyang iniligtas, kaya ating paunlarin, pagyabungin at palalimin ang ating pananalig at gawing masigla ang ating pagmamahal sa Kanya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtanggap ng biyaya ng pananampalataya, kinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging handang salubungin si Kristo sa anumang oras. Idalangin po natin ang ating mga kapwa ng may pananalig. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya ng may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Matuto nawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Yaong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan magbalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tingnan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming panampalataya sa Kanyang pagdating. Hiling namin ito sa pangitan ni Jesu Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalumong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal.
sa paglingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin ang kaparihan, tunay ang marapat ni kaya aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mahayag, kaya ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaan mong sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakahirapan sa magitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa ng anghel si siawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyin sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at malanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat kapag papatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Kususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at tiyusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawani dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang Mala Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sanusin. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Antonio Maria Claret, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na maragaling na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Diling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at telesalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno kami na ugnay. Iba't ibang social media platform na cross-posting, iba't ibang paraan na inyong panalangin ay din ginang pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Charles para makatulong tayo sa mga kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalaing ko kayo ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalaing kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Yun pong wala pang kopya ng Lectio Divina para sa pong Jesus Nazareno. Available pa po ito doon sa Information Guard. 130 pesos po bawat kopya. Ngayon po ang kubasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na kubasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Niagwasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa imakanta na nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mga na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamiahin dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pagitan ng binisyon ito na may mahalan ng pangako ng sabi niya na ikaw ang liibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Magpalain ka ng makapangirihang Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba Nazareno.